left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of where we were. Hi guys, welcome back to my channel again. If you haven't subscribed to my channel, please like, share, comment, and hit the bell button para ikaw updated sa aking mga video. For today's video, ikikwento ko sa inyo guys kung bakit nga ba ako nagkaroon ng strike. Bakit nga ba ako nagkaroon ng strike? Nagkaroon ako ng strike sa kadahilan ng hindi ko alam na eto guys, itong games na to ay may strike pala siya. Meron siyang copyright strike. Ayan, itong games kaya ang sarap ito. Ang sarap ganyan. Eto guys, nagkaroon ako ng strike ng dahil sa games na to. Kay Coin Master. Kaya kung kayo ay may Coin Master, kung kayo ay naglalaro ng Coin Master, please, huwag niyong ilalive or huwag niyong i-upload sa inyong mga YT na walang pahintulot si Coin Master dahil bibigyan niya po kayo ng strike. Ayan. So, ano ba ang copyright strike? Copyright strike at copyright claim ay magkaiba po yan guys. Strike, yun po yung against kay Lolo kung saan yung may-ari ng video or yung may-ari ng games na yon ay bibigyan ka ng strike. Ano yung magiging problema doon kung ikaw ay binigyan ng strike? Simple lang naman. 90 days lang naman guys. 90 days na hindi ka makakapag-LS. Hindi ka makakapag-live stream. Hindi ka makakapag-live. 90 days lang naman po yun. At kailangan mong umattend sa school. So, meron kasi silang school doon na kailangan mong umattend doon na ganito-ganyan para maintindihan mo kung ano yung pwede, ano yung hindi. Ayun. So, umattend po ako doon guys. Pero, in fairness, okay naman. Sa 5 na tanong, o diba, naka 3 points ako doon. O, di ba, may dalawa akong mali. Okay na yun, pasado na yun, diba guys? Ang strike kasi, pag binigyan ka ng strike ni Lolo, hindi ka makaka-live stream. Hindi ka makaka-LS ng 90 days. Papayag ka ba na 90 days hindi ka makaka-LS? So, ganun po yung nangyari sa akin. Na-monetize ako noong October 2020 and then 2 days akong na-monetize. Doon niya ako binigyan ng copyright strike. First, hindi ko alam na binigyan niya ako ng strike. Kasi bago ako nag-apply ng monetization ay chinek ko isa-isa yung mga videos ko kung ito ba ay may strike, kung ito ba ay may copyright claim. So, wala akong nakita. Wala akong nakita, that's why nag-apply ako ng monetization. Nung time na nakapag-apply na ako ng monetization, ayun, diba, may message si Lolo sa'yo na congratulations, you are now blah blah blah. Ayun. After nyan guys, 2 days kong na-monetize, yun na yung strike ko. Yung strike ko na yan nagdahil kay Coin Master. Kahit anong game siguro po yan ay may strike po siya kung gagamitin mo yung background music nila and then yung games na yan, siguro bibigyan ka ng strike. Pero meron kasi mga games talaga na hindi ka bibigyan ng strike. Pero nagkataon talaga na itong si... Ayan, kaya nang gigigil talaga ako dito guys. Nagkataon talaga na ito yung nilaro ko na games. Ayan. Nagkataon na ito yung nilaro ko at binigyan niya ako ng strike. And then second, hindi mo kasi malalaman na may strike ka na. Ayan, binigyan ako ng 90 days. Kung nakikita nyo naman guys, yan yung sinend sa akin ni Lolo. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na Coin Master na video ang na-upload ko sa aking YT. 6 na video yung na-upload ko dun sa YT, kaya ako binigyan ng strike. Siguro, nung una, ayaw pa niya akong bigyan, diba? Pero nung sumunod na, binigyan niya ulit ako. And then, yung pangatlo, binigyan ulit ako. And then yung pang-apat, pang-lima, pang-anim, hanggang sa pang-anim, binigyan na niya ako ng copyright strike.
So, ayan guys, ang advice ko lang sa inyo na nag-games ay huwag po tayong mag-upload ng mga games or gagamit ng mga music na hindi sa atin kasi pag nagkataon na yung may-ari ay ayan, nagalit, bibigyan kanya ng strike. After kong na-monetize ng October, and then 2 days lang ako na-monetize, and then doon na nagkaroon ng strike. Nung time na gusto kong mag-livestream, bakit biglang ayaw? And then pag-check ko, ayun, may strike ako. So ang nangyari, tinake down ko lahat yung mga video. Even though tinake down ko yung video, ay andun pa din talaga yung strike. Hindi mo matatanggal yung strike na 90 days. Hindi mo yan matatanggal. First, hindi ko alam na may strike ako. So, nag-check ako dun sa email ko and then, ayan, nakita ko na may strike ako. And sa kadahilanan, hindi ko naman talaga alam na ang Coin Master ay may strike. So, sa mga naglalaro po dyan ng Coin Master, ayan, mag-ingat po tayo sa ating mga ina-upload. Kahit sa mga ibang games, guys, na akala natin walang copyright strike, pero yun pala, after or before kang ma-monetize, dun ka bibigyan ng strike. So, mag-ingat po tayo sa ating mga ina-upload. Coin Master ay meron siyang copyright strike. So, ang ginawa ko, dinilit ko yung mga video. Kaso, kahit i-delete mo yung mga video na yan, yung copyright strike mo, nandyan pa din. Nandyan pa din yung copyright strike mo. So, ang ginawa ng may-ari, tinake down niya yung 6 na video ko. Tinake down niya yung mga 6 na video ko and then, yun na, yung strike na. And then, 90 days, guys. 90 days na hindi ka pwedeng mag-live. 90 days na hindi ka pwedeng mag-LS, pero pwede kang mag-upload ng videos, pwede kang mag-premiere, ayan, pwede ka. Mag-livestream lang talaga, hindi pwede kapag ikaw ay may copyright strike. So, mag-ingat po tayo sa ating mga ina-upload, sa ating mga background na music, kasi hindi po natin alam kung ito ba ay may copyright claim, kung ito ba ay may copyright strike. Copyright claim, wala pong problema dun guys, okay lang po yun. Pero ang copyright strike, yun po yung matindi talaga. Kasi may chance na hindi ka pwedeng ma-monetize. May chance na pag nakatatlo ka kasi sa copyright strike, iti-take down daw ni Lolo ang ating mga channel. So, ingatan natin ang ating mga channel kasi based on my experience guys, talagang ang hirap yung hindi ka pala makapag-live, yung kahit gusto mong mag-live sa labas, hindi mo magawa kasi nga, meron kang copyright strike. So, hinintay ko yung 90 days. Ngayon ay 90 days ko ngayon guys. So, i-update ko kayo kung yung 90 days na yon ay pwede na ba akong mag-live or hindi pa ako pwedeng mag-live. So, i-update kayo guys. I-update ko kayo kung hanggang 90 days lang talaga ang aking copyright strike. So, ayan po yung i-share ko lang sa inyo guys. And I hope na may natutunan kayo sa aking copyright strike kasi nangyari na sa akin yan at sana hindi po mangyari sa inyo kasi ayan nga po guys, 90 days. So, thanks for watching.